siya ang physical arbalolo. Yan ang napili kong technology ay earphone or headphones. Ang kauna-una ang headphones ay nilikha ni engineer na kanyang Baldwin noong 1910. At alam niyo ba na ito nilikha niya lamang sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang positibong impact o positibong epekto nito ay mas napapadali nito ang ating pakikinig sa mga sound at nagagamit din ito lalong-lalo na sa panahon ngayon ng online class. Ang negatibong epekto naman nito, maaari itong magdulot ng aksidente dahil maraming kabataan ang nakikinig sa music or sa musika habang sila ay naglalakad o nasa daanan. Yun lamang at maraming salamat! Hi guys, I'm Elis Santiago at ang aking napili ay iPad. We mostly talk about Apple's tablet. The first iPad was released on April 3, 2010, invented by Steve Jobs. And for me, para siyang hand-carry na desktop computer. And also, mas okay siya gamitin through online games since gamer din ako. So, yun lang. Hello, this is Jack Palmacorog speaking. Hi, let me share something about the telephone. It was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Did you know that the first phone call happened between Graham Bell and his assistant, Thomas Watson? This first phone call actually started the technological boom in telecommunications industry. Because of this invention, it became easier to communicate with other people no matter what the distance is. I realized that because of this technology, the world became much smaller, what brings people closer together. Thank you! Hello everyone! Ako si Kisa ni Angel at ang aking napiling technology ay ang feeding bottle. So, naimbento ang feeding bottle na ito ni American C.M. Winship sa United States noong 1800s. Then, very essential na itong feeding bottle na ito, especially sa mga mommies na hindi masyadong marami ang breast milk. Dahil dito nila pinapadede ang anak nila ng mga formula milk. Although, breastfeeding mama ko, nagagamit ko rin itong feeding bottle na ito sa pagpapainom kay baby ng water pag kumakain siya ng solid foods. Then, pag umaalis ako, nagagamit niya rin to dahil dito ko siya pinapainom ng formula milk. Kaya, very essential talaga nitong feeding bottle na ito. Yun lamang, thank you! Hi guys, ako nga pala si Earl. So, pag-usapan natin kung paano tayo nagkaroon ng kutsara. Sabi nila nung panahon doon ng Neolithic kung saan yung mga tao ay marunong na magtanim, mag-alaga ng hayop. And then, ang pagkain nila noon ay parang lugo, yun nga yung trigo. So, dati kinakamay nila yon. Hanggang sa naisip nila na gumawa sila ng tinatawag nila dati itong scoop na kung saan gamit nila noon ay kahoy para panalunok doon sa parang lugo na yun. And then, sabi ng mga historian and archaeologists nung panahon daw ng Asian civilization o nung panahon ng 1000 BC kung saan ang Asian Egypt na gumawa rin ng kutsara sa pamamagitan ng wood, ivory, stone, yun niya. May design itong naka-drawing na mga symbols ng religious ang gumagamit lang noon ay mga pyro. So, yun niya, may yaman lang gumagamit dati. Ngayon, kahit sino na pwede gumamit ng kutsara, hanggang ngayon, ito na siya. Hi everyone! This is gas range stove. Do you know the first gas range stove was developed on March 8, 1802 by Sang Chang Winsler? Dahil Germania and Technogas was the first gas stove brand in Philippines. This is a new design of gas range stove. As you can see, in this part, you can use it electricity. Well, the second burner, you can use it gas or gasol. If you open this part, as you can see, there's a space for roasting and cooking food that you prefer. It is also convenient to use because it has a timer that helps you guide in checking your food. This gas range stove is easy to use and makes cooking easier. Thank you! Hi guys! Ako nga pala si Bernard at narito ako para i-share sa inyo yung konting kaalaman about dito sa extension wire. Alam nyo ba na ang extension wire ay naimbento ni S.W. Atherton noong 1904 para to sa mga plug na hindi umaabot sa mga saksakan at para na rin madagdagan yung mga outlet
na maaari nating pagsasakan ng mga appliances sa bahay. Pwede rin yung mga ginagamit natin ngayon, yung mga charger, di ba? Basta papadali yung buhay. Pero lagi lang din natin tatandaan na kailangan tama rin o nasa ayos ang paggamit natin ng gamit na ito para na rin sa ating kaligtasan. Yun lang. Hi guys, I'm Shaina Marie Evelyn. Ang napili ko pong technology is tablet na gawa ng Huawei. Ginagamit ko siya for online classes and sobrang convenient niya kasi para ka ng naka-laptop or netbooks kapag gamit mo ang tablet na ito. Kasi yung mga usual na ginagamit ko for online classes is available na din dito. So, tsaka mas madali siyang dalhin compared na din sa laptop or netbook. Yun lamang po. Salamat! Hi guys! Welcome to my vlog and this is Ronette! And now let's talk about the calendar or tala arawan. Guys, calendar invented by Julius Caesar in 45 BC. Guys, calendar is the most widely used in the world today. Now I realize if we don't have a calendar, hindi natin malalaman kung anong eksaktong pecha meron tayo at hindi rin natin matutukoy kung kailan ba dapat natin ipagdiriwang ang mga holidays na meron sa ating bansa. And take note guys, hindi rin natin lamang ito matatagpuan sa ating mga tahanan, gayon din sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. The reason guys for having a calendar is to define and organize the days, weeks, months, and years that we have. And that's all guys! Thank you for watching! Hello everyone! I'm Sarah Jane M. Gonzalez and ang napili kong technology is yung electric fan. So, yung electric fan is first invented by Schuyler Wheeler noong 1886. Noong unang panahon kasi human and horse powered lang yung mga cooling devices nila. Then, yung purpose talaga ng electric fan is for cooling nga. Hindi lamang para sa mga tao, para din sa mga gamit natin. Yung importante itong electric fan kasi most especially ngayong summer, madaming nag-overheat na gamit. Then, yung mga tao nagkakasakit na rin sa sobrang init. So, malaking tulong to para maiwasan yung pag-overheat ng mga gamit. Then, para sa mga tao, nagiging komportable tayo at nalalamigan yung pakiramdam natin. So, yun lang. Salamat. Hi. Ang napili ko pong gamit sa loob ng bahay namin ay ang Bluetooth speaker po. Kasi, ito pong Bluetooth speaker ay ginawa noong 1994. Ang gumawa po nito is Larry Scott. Naisipan niya pong gawin to para mapadali o mapagaan ang buhay natin. Hindi lang po kasi, di ba? Katulad ko po ng music lover, ang gusto po natin is kahit saan-saan po ay nakikinig po tayo ng music. So, yun po. Mas convenient po to kasi kahit charge mo lang po siya, tapos pwede mo na siyang dalhin sa ibang lugar. Kapag alis po kayo, pwede nyo na siyang dalhin. Basta may charge lang po siya. Ay magagamit nyo na rin siya. Napaka convenient po talaga ng good speaker. At napaka mas madali po siya gamitin kaysa sa mga sinasaksak po po. Bukari po walang kuryente at tapos gusto mo mga music. Kung may charge po yung Bluetooth speaker nyo, ay maaari nyo na po siyang magamit. Yun lang po. Hello everyone! Our technology for this day is digital weighscale. Naka-invento ng weighscale ay si Tadus Fairbanks. Ang positive effect ng weighscale ay malalaman mo yung timbang mo, machecheck mo, at kung magda-diet ka na ba or kailangan pang mag-gain ng weight. Ito naman ay nagiging negative sa terms na palagi natin chine-check yung weight natin, then hindi siya bumababa or tumataas kung ano yung gusto natin at nagkakaroon tayo ng mental obstacle. So, kung saan nagkakaroon tayo ng mga mental illness or mga, pwede tayo ma-depress, mga something ganun. Kaya, negative din naman siya. Hindi rin naman siya advisable na palagi. Yun lamang. Thank you so much. Hi Julians! Good day sa inyo lahat! At ang napili kong item para sa topic na ito ay ring light.
Saan nga ba galing ang ring light? Ang ring light ay inimbento ni Mr. Lester A. Dine noong 1950. Kung noon, ginagamit ito para sa macro, fashion show at mga portrait. Ngayon, ginagamit na ito ng mga kabataan na sa iba't ibang paraan tulad ng sa kanilang mga online class at sa mga photoshoots na ito. Papakitaan ko kayo ng mga example ng itsura ng mga ring light. Unahin natin itong maliit na ito. Itong klase ng ring light na ito ay nilalagay lamang siya sa frame. Ito namang ring light na ito ay ginagamit pang mga online class. At ito namang ring light na ito ay ginagamit pang sa mga photoshoot. Si Jane Nagitan, and I'm gonna briefly discuss with you a power bank. What is a power bank? It is a portable charger that is designed to recharge your electronic device by forcing an electric current through it. Now, the advantage and the difference of a power bank from the usual charger that we use at home is that it will save you from the stress of looking for a place to charge your phone when you are not close to any socket in times of emergency. And the disadvantage of this device is that it restores the energy of your phone slowly. But nevertheless, the purpose is to save your phone's energy if you are outside your home or if you are on travel. That's all. Thank you. Hi guys! Good morning! Ako si Jose Lasalita. At habang naglilinis ako kanina ng gamit ko, eh nakita ko to. Yan, itong bed na to. At dahil dun, eh nag-search ako patungkol dito. Alam nyo ba, na ang kauna-una ang bed pala ay nalikha pa nung panahon ng Bronze Age pa. So ibig sabihin, siguro nakatanda yung original bed, di ba? Around 3,300 to 1,200 BC pa yun. At yung modern day belt naman ay nalikha noong 1820s at ito ay ginawa ng isang British designer na nagngangalang Albert Thornstall. At ito ay tinawag niya na suspenders. So, ayun, nung nagsesearch ako dito ng patungkol sa belt, eh may na-realize ako na yung belt pala ay hindi lang pala siya pan-design sa bewang ng babae o sa bewang ng lalaki, kung hindi ito yung humahawak or nag-hold ng pantalon natin kapag kamaluwag. Imagine yung pantalon natin na maluwag, eh napapasikip niya. No need na sa atin pumunta sa may repair shop, di ba? Hello, nais ko ipakita sa inyo ang isa sa gawa ng mga teknolohiya at ito nga ang tinatawag na shoe hanger or shoe display hanger na kung saan ang tawag natin ngayon is shoe rack. Itong shoe rack na ito ay ginawa ni Jesse S. Harding noong 1926 at ang purpose nito is to organize our footwear. Ang footwear, ito yung pwedeng tsinelas, sapatos, and sandals. Siyempre, kung meron neto, matututo tayo mag-organize, magiging malinis tayo sa ating mga gamit pagdating sa footwear. At ito din, maganda din kapag meron tayong ganito sa isang bahay para maging maayos at malinis ang ating paningin pagdating sa ating mga lapag. Kasi nga, diba, after natin gumamit ng mga tsinela, sapatos, or sandals man, is kung saan-saan lang natin inilalagay. Kaya mas maganda kung merong ganito, matututo tayo. Matututo tayo maging maayos, malinis, at maging organized pagdating sa ating mga footwear. So, iyon lang. Salamat! Hi guys, my name is Rochelle P. Ortega, and for today's video, we will talk about matches or POSCRO in Canada. Alam niyo ba na aksidente lamang ang pagkakadiskubre ng POSCRO? Noong early 1800s, isang British pharmacist na nagngangalan John Walker, at time na magpre-prepare siya ng medicine, gumagamit siya ng wooden stick sa paghahalo ng chemical. Then, one day, napansin niya na yung dulo ng wooden stick may mga naiwan na substance. So, para matanggal ito, in-scrape niya yung stick. At laking gulat niya na bigla itong nag-apoy. So, dito nakakuha siya ng idea na maaari itong gamitin ng mga tao upang mas mapadali yung buhay. Lalo na kapag walang electricity. Salamat sa accidental pagkakadiscover ng POSCRO kasi malaking tulong ito sa buhay ng mga tao magpa hanggang sa ngayon. So, napaka-useful nito lalo na kapag ka-burn out. So, hanggang dito na lang. At salamat!
Good day! I'm Buena Estepinosa, and today we will be having a reflection on cell phone. So let's start! Lahat halos ng Pilipino ay meron na nito. Ito ay ang mobile phone o mas kilala bilang cellular phone o cell phone. Bago pa man sumikat si iPhone, Vivo, Oppo, Lenovo, Samsung at iba pa, may nakagawa na ng mobile phone o cellular phone. Noong April 3, 1973, nagkaroon na ng public mobile phone dahil kay John F. Mitchell at Martin Cooper ng Motorola. Ang mabuting dulot ng cellphone ay dahil sa cellphone nagiging posible ang pag-aaral lalo na ngayong new normal system of education. Dahil sa cellphone, nagkakaroon tayo ng communication sa mga mahal natin sa buhay kahit magkalayo pa tayo. And by this cellphone, we can play, search information, listening to music, watching videos, and others. Ang masamang dulot naman ng cellphone ay nagiging sanhi ito ng addiction na nagre-resulta sa pagpapabaya sa kalusugan at panlalabo ng paningin. At napapabayaan ng isang mag-aaral ang kanyang pag-aaral dahil sa cellphone. So we need to use cellphone wisely, limitedly, and with control. So, hi guys, mga kaedok. Kaligo ko lang. Ang item na ipi-feature natin ngayon ay ito. Suklay. Sino mga unang gumamit ng suklay? Naimbento yung suklay ng mga Egyptians way back 5500 BC. Laking tulong nito, alam niyo kung bakit? Ano, pumogi ako. Suklay lang ako. Ayos ba yun, guys? Ang ayos ka na tingnan, nagsuklay lang ako. Iba talaga yung nagagawa ng suklay, lalo pagka aalis kayo, di ba? Ayaw naman natin na messy yung mga buhok natin pagka maalis tayo. Nagmumukha tayong tao pag nagsusuklay tayo. Pag-aayon. Hello everyone! Welcome to my vlog. My name is Rose Guadalupe. For today's video, I want to share about these things. One of my favorite, the Raymond's Alarm Clock. Ngayon na alamin natin kung sino ang unang nakapag-imbento ng alarm clock at kung bakit. The first American alarm clock was created in 1787 by Levi Hutchins in Concord, New Hampshire. This device he made only for himself, however, and it only rang 4 a.m. in order to wake him for his job. So, I realized this thing is a way of rebellion. Kung paano nakatutulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay, especially in the modern day. Dahil alam naman po natin na sobrang busy na talaga ng mga tao ngayon sa lahat ng bagay, especially sa pagtatrabaho, sa pagpasok, pag-uwi, galing work, school, at sa pagkain, sa pagtulog, kinakailangan po natin siya. So makikita talaga natin kung gaano kahalaga ang bagay na ito. And that's it. Thank you for watching! Hi guys! I'm Randilyn Garcia. So yung akin, yung napili ko naman is popcorn maker. Naimbento siya ni Charles Critters. Sa pamamagitan ng popcorn maker, mas mapapabilis natin yung pagluto ng popcorn. At may iwasan din natin yung agad na pagkasunog. Kasi pagka sa kaldero mo siya sinalang, di ba? Sunog siya agad. Sa popcorn maker, disaksak siya sa kuryente. Makakatulong to sa atin kasi mas makakatipid tayo sa gasol. Hello, this is Kate. So, may isa akong technology ipapakita sa inyo. Ang tawag dito is solar panel lamppost. So, may iba't ibang tayong uri ng solar panel. May maliit, may malaki, may pang-garden. So, naka-invento nito is si Charles Fried. So, marami pang sumunod sa kanya para maging advanced at maging ganito na siya at magamit natin today. Kasi ang kagandahan nito, pag kinapat mo lang siya sa araw, source of energy niya kasi is araw. So, magagamit mo na siya magdamag. Ilang oras mo lang siya tapat sa araw, magagamit mo siya magdamag. At libre, hindi mo na siya alalahanin na pandagdag pa sa babayarin mo. So, importante nito, hindi ka na makakapag-consumo ng malaking konsumo sa babay sa ilaw. So, eto lang, kung meron ka nito, tapat mo sa araw, okay na. Makalibre ka na sa kuryente mo.
Ayun, thank you! A pleasant day to everyone. This is Mariamila Nalagaski speaking. At this very moment, we're going to talk about the technology. I have picked this class which is one of the most used items of the day, the shoes. Shoe was first invented by the African-American inventor, John Ernst Maxwell. Shoes has a lot of significance. It offers comfort in our foot, preventing it from diseases, injuries, and hazards, or other toxic chemicals. Comprehensively, shoes prevent or somewhat limit the widespread obstacle that hinders us to perform normal daily tasks. Hello everyone, my name is Maria Carla Samudio, and I choose blow dryer. Blow dryer was initially invented by Alexandre Godefroy in France in 1890, when they felt they extremely needed something that could help them dry their hair. For some trivia, before the hair dryer was invented, they used a vacuum cleaner hose for drying their hair. Hi guys, ako si Neris Teoko at ang napili kong object ay bag. So yung bags, they've been around for thousands of years and are used by both men and women. Ang oldest known bag ay may edad na 5,000 years old at ito ay nakuha kasama ang mga labi ng tinagurian na Iceman, si Otzi. May iba't ibang klase ng bags, mayroong backpacks, may hat bags, shoulder bags, belt bags, and lahat ng yon ay may sole purpose na hawakan yung mga belongings natin or para doon natin ilalagay yung mga gamit natin. Very useful ang bags kasi kung iisipin ninyo, pinadali nito yung pagta-travel natin kasi hindi na natin kailangan hawakan sa mga kamay natin yung mga bagay na kailangan nating dalhin. Lalagay lang natin sila sa bag tapos madali na natin silang madadala kung saan natin kailangan pumunta. Hi! Welcome to my vlog! I'm Angelica May Castillo. Here we are to tackle about bicycle. First, bicycles are widely used for transportation, recreation, and sports. Bicycles are used to moving people and goods in areas where there are few automobiles. German inventor Karl von Drees is the first inventor of bicycle. Bicycle is important especially nowadays during this pandemic. More people were using bicycle for transportation as well as sports because using bicycle is good for our health. That's all. Thank you. Hi, I'm Zessa Pagio. I'm here to discuss with you about sanitary napkin. Let me tell you first a brief history of sanitary napkin. Before, women were considered unclean during their period. Before, they used cloth, rug to absorb the menstrual blood. Did you know that the very first disposable pads were made from wooden pulp by nurses in France? That is when commercial manufacturers adopt this idea. The very first disposable pads available for purchase came early as 1888 called Southwell pads. Imagine the life of women and the struggle we have to face in dealing with our menstrual cycle. What I have realized was sanitary napkin provides us women comfort, confidence, good health. It empowers us to do the things that we like to do. That's all. Thank you. Hi there everyone, this is Lyra. So now I'm going to discuss something about the technology that I chose, and that is the glass window. Did you know that the glass window was the first technology that was invented in Roman Egypt in Alexandria 180, while in ancient Japan, Korea, and China, they're using paper windows. So it is an opening to doors, walls, roofs, and vehicles, and while using this technology, I've seen that it allows the passage of the air, of the light, and of course the sounds from the outside, and it was really a useful technology to us and in our house. Thank you. Good day everyone, it's me Joyce, at meron akong i-share na produkto na mula sa mahiwagang kapangyarihan ng teknolohiya. Ito ang sunscreen. Unang sunscreen na nagamit
gamit ay likha ni Mr. Franz Dater noong 1938 at Benjamin Green noong 1944 sa tinawag na Copper Tone Santan Green. Mula noon hanggang ngayon, ito ay mabisang proteksyon sa balat laban sa mga harmful effects ng araw. Sunscreen also helped to prevent sunburn and premature aging. That's all. I hope you learned something from me. Thank you for watching. Bye! Isa ka din ba sa namamangha kung sino o napapaisip na kung sino unang nakalikha ng television? Not until I discover Philo Farnsworth, o mas kilala rin bilang father of electronic television. Si Philo Farnsworth ang unang naka-discover ng, o unang naka-invento ng electronic TV. Kaya pag minsan nanonood ako ng TV, ang unang nipin sa akin, ang unang nakikita ko, ito ay nagbibigay sa akin ng entertainment. O hindi lang entertainment, dahil pag nanonood tayo ng television, ito ay nagbibigay sa atin ng information. At bukod sa information, ito ay nagbibigay ng happiness. Thank you.